Gusto mo bang matuto kung paano gumawa nito? So stay tuned ka lang dyan dahil maya maya tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 2x2 with name tag. But before that, intro muna tayo. Paper Blink Colors. Hi mga kapapel, kamusta po kayo? Matagal-tagal bago ako nakapag-upload ulit ng video dahil na-busy po ako this past few weeks. Pero nagbabalik ako para turuan ko kayo ng mga basic pa na natututunan ko at kailangan kong i-push itong YouTube channel ko dahil may chance ito na ma-monetize. As of now, meron akong 374 subscriber and 1,864 watch hour. So thankful ako dahil umuusad naman ito kahit papano. At kung isa ka sa subscriber ko na laging nanonood ng mga YouTube videos ko, maraming salamat sa inyo dahil grabe yung support na binibigay nyo sa akin kahit na basic lang yung tinuturo ko sa inyo. Still, ay nanonood pa rin kayo kaya thank you talaga. At dun sa mga bago pa lang or mga napadaan lang dyan, please support my YouTube channel by clicking the subscribe button below or pag-click na rin ng bell button para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng mga video. So, flex ko lang sa inyo itong new printer ko na Epson L121, itong nasa likod ko. With pigment ink na siya at nabili ko siya sa page ng The Printing Shop. At kung gusto nyo yung ganitong printer, message nyo lang sila at i-guide ka na nila. So, proceed lang tayo sa ating tutorial. First, open natin tong Microsoft Office Word. Click natin tong blank document. So, sa paggawa ng 2x2 with name tag, kailangan natin ng tatlong box para sa guide, picture, at sa text. Click natin tong insert dito sa taas, shapes, and click natin tong rectangle. Drag lang natin pababa, then release. Click natin tong box, then dito sa shape format, click natin tong shape fill, no fill, dito sa shape outline, click natin tong black, then balik ulit tayo sa shape outline, dito sa weight, dapat 1/2 lang siya. I-size natin to ng 2x2, so punta tayo dito sa size, as you can see may centimeter yung nakalagay dito. Ang gagawin natin dito para ma-convert is, ko-convert natin siya sa inches. Pupunta tayo sa Google. Click natin. Then type natin inches to centimeter. Type natin yung 2 inches kung ano yung centimeter niya. So, ang centimeter niya is 5.08. Type natin dito sa height 5.08. Sa width is 5.08 din. Ika-copy natin to, copy paste para sa picture at sa text. Sa pag-insert ng picture, click natin tong insert pictures this device. At hanapin natin yung gagawin natin 2x2. Hanapin lang natin, then click lang natin yun, then click insert. So yan. Para ma-move itong picture, kailangan natin i-right click, wrap text, then pumili tayo ng gusto natin, behind text na lang. So yan, na-move na. Resize na natin, isasakto lang natin siya dun sa face. Dapat pala itong picture ay naka 1/2 lang din. Click natin tong picture border, yung weight niya is 1/2 lang para sakto yung crop niya. So, i-crop natin itong top. Yan, diba sakto siya? Itong right, itong left.
bottom is hindi natin siya isasakto dahil lalagyan nga natin siya ng name tag. Itataas lang natin. Okay na siguro yan. Then, crop. So, click ulit natin itong picture at tanggalin natin yung outline niya. No outline lang. Dito sa may isang box na to, i-right click natin, add text. Type natin yung name natin. Yung font color is dapat naka-black. So, punta tayo dito. Pumili tayo ng magandang font style. Lagi kong ginagamit ay Sitka Heading. Bababa lang natin to para lumiit. Yan. Tsaka natin siya ilalagay dito sa baba ng ating picture. Kapag ganyan yung box na ginawa natin, dapat paliitin natin siya para ma-bring to front natin yung isang box. So, yan. Saka natin siya i-middle. Yan yung sinasabi ko na makiklik natin yung box na isa. Yan, itong box na ito. Right click natin, then bring to front. Itong name, tanggalin natin yung outline niya. I-group na natin siya. Click natin itong name, then hold nyo yung control. Click natin itong box, itong picture. Right click natin, then group. So yan, nag-group na siya. By package yung ginagawa ko dito, 4 na 2x2. So, kasya naman siya sa A4 size na photo paper. Backspace na natin to. Baguhin pala natin yung size nito. Click natin tong layout size. Then yung size ng gagamitin natin photo paper is A4. Then i-adjust lang natin siya pakaliwa. Okay na. Pwede na natin tong i-print. Click file, print. Then choose lang natin yung ginagamit nating printers. Yung gagamitin ko ngayon is yung bago kong print Epson L121 yun, pero itong ginagamit kong series is Epson L110. Click natin itong printer properties. Naka Epson premium glossy siya. Then itong quality is naka more setting. I-high quality natin siya, okay. Then click okay. Itong importante din is pages 1. Print na natin. So, ito na yung ating output from Epson L121. So, yan, makikita nyo na quality na siya. That's all. Hoping na may natutunan kayo sa tutorial na to. Please like this video or comment down below kung may mga question, suggestion, or recommendation man kayo. Ay masagot ko yan or magawa natin ng video sa abot ng aking makakaya. Isabuhay lang natin palagi. Keep learning, keep growing. Lahat ay napapag-aralan at lalago din tayo balang araw.
So, thank you for watching. Bye-bye! Dahil na-busy po ako this past... Na-busy po ako this past...